Mr. Nick Burr. Ano po ba yung reklamo niyo sa asawa niyong si Mrs. Kepu? Ganda umaga ho, sir. Ang gusto ko lang naman ho ay ibalik niyo ho yung mga bagay na parang sa akin. Hindi ho nagtatago siya, hindi na ho siya nagpapakita sa akin. Ikaw ba yung garantor o pumirma ka ba? Hindi po, sir. Kung hindi ka pumirma as garantor dun sa mga kinuha niya, sa batas natin, wala kang pananagutan. Kung kasal kayo, meron tayong tinatawag na conjugal. Alam mo ba kung ano ang conjugal? Hindi po, sir. Ang conjuring, Annabelle, magkaiba yun. Kasi kapag sinabing conjugal, yun yung mga illegal na laro or illegal games. Ha? Oo! Gaya ng mga tong eats, mahjong, bingo, yan, yung mga yan. Mga illegal games yan. Pagkausugal, konsugal, sugal, sugal ba yun? Ano? Conjugal. Sorry. Kasi ho, kapag ho sinabi hong conjugal, pagkakaalam ko ho ay yun ho ay pagiging patience. Bakit patience? Hindi gay, sabi nga ho sa kanta, o conjugal kitang hinanap, o conjugal ko rin nangarap. Maliga ho, sir. Ewan. Back to the topic tayo ah. Kapag sinabing conjugal or conjugal property, ibig sabihin nun, utang mo, utang ko rin. Pagmamay-ari mo, pagmamay-ari ko din. Ano ho? Lahat ho ng akin, kaniya. Lahat ho ng kaniya, akin. Natumpok mo, yan ang ibig kong sabihin. Iyon ay kung kasal lang kayo. Kasal ba kayo? Ay hindi po sir, hindi po. Yun. Ibig sabihin nun, wala kang pananagutan. Pwede mo pa ding makuha yung mga bagay na binigay mo sa kanya. Example dito yung relo, damit, alahas, tsokolate, o kaya brief. Oh, bakit ka umiyak? Hindi nga ho, sir. Kinuha niya po yung bagay na matagal ko nung pinag-iingatan. Anong bagay yun? Yung brief ko ho, sir. Kinuha niya ho na aking brief. Paborito ko nga ho, brief na iyon. Lagi ko ho yung suaw. Dalawang buwan na nga ho, hindi nag-brief. Nasa kanya ho eh, kinuha ho niya. Ibig mo sabihin, wala kang suot ngayon? Gayon na nga ho, sir. Bakit mo naman paborito yung brief na iyon? Pwede ka namang bumili ng bago. Gustuhin ko man ho, talagang hanap ho ng aking na yun eh. Doon ho naging komportable ang aking doon lamang hiyang. Oo sir, kapag hindi ho yun ang suot ko, ilaging matamlay, laging malungkot. Kahit pa yata ako'y uminom na Robux o kaya Drive Max, wala eh. Wala, doon na ho na sana eh, hiyan ho sa brief na iyon. Kumbaga naaapektuhan na yung buhay mo. Sobra ho sir. Nagkalos-los na nga ko diyan, hindi na ako nakapag-brief dahil sa kanya. Ang gusto ko lang naman ho ay ibalik niya sa akin yung aking brief na iyon. Yun lang ho. Kung gayon tawagin na natin yung misis mo para ma'am makapag-usap kayo ng maayos tungkol dyan sa pagkuha ng brief mo, di ba? Tatawagan lang natin yung misis mo, no? Hello po, si Kepu po ba ito? Yes po, ako nga po. Hello po, misis. Opo, hello po. Bakit po? Bakit po kayo napatawag? Itong asawa mong si Nick, itong si Bro Nick, opo, ay nagreklamo dahil kinuha mo daw ang paborito niyang brief. Ha? Ano po? Naku, hindi po. Nandito si Nick, kausapin mo. Sige po, sige po. Pakausap nga po kay Nick. Okay. Ibalik mo na ang brief ko. Ikaw hindi naawa sa akin. Nick, di ko kinuha ang brief mo. Anong pinagkasabi mo dyan, Day, ah? Napagbintangan mo ko na hindi ko alam, ha? Saglit lang, Nick. Tsaka, Ke,
Mabuti pa kay ay pumunta ka na lang dito. Nang sa ganun ay makapag-usap-usap tayo at malinawagan, maipaliwanag ang inyong sariling dahilan kung bakit nakuha. Yan ano, punta mo lang po kayo dito, no? Sige po, Sir Jerapi, harapin ko yan. Gagong niya na, pinagbintangan ako na hindi ko alam. Harapin ko yan dyan, punta po ako dyan. Sige po, salamat. Sandali muna nating pinuputol ang episode na ito. Abangan natin ang part 2 ng harapang Nick Bull at Kepu. Alamin natin kung paano nga ba kinuha ni Kepu ang brief ni Nick Bull. So muli, ako po si Jerapi Putol. Ito ang Action